Magandang araw sa inyo, Sir Dan. Itago na lamang ninyo ko sa pangalang Julio. Nais ko lang na magbahagi sa inyo ng aking naging karanasan noong kabataan ko pa. Dahil sa hirap ng buhay, maaga kong nagtrabaho para makatulong sa aking mga magulang. Isang gabi po noon, habang ako ay naglalakad pa uwi mula sa trabaho, dumampi sa balat ko ang malamig na simoy ng hangin. Naramdaman ko yung biglang pagbabago sa paligid. Tila naging kakaiba ang mga galaw ng mga puno. Hindi ko rin maiwasan yung paninindig ng aking mga balahibo dahil sa takot na bumalot sa aking sistema. Sa hindi inaasahan, biglang sumulpot sa kadiliman ang isang magandang babae. Nakabibighani po yung ganda nito. Ngunit, pansin ko yung kanyang mga mata ay parang mapula, na animoy nagbabaga. Maging yung pamamaraan ng kanyang pagngiti ay animoy meron ng masamang binabalak sa akin. Nadagdagan pa nga yung takot na bumabalot sa aking sistema nung tumawa po ito, na nagpatunay na hindi po siya isang normal na tao dahil malalim po yung boses nito. Nakakapangilabot. Bulong ko noon sa aking sarili habang nakikipagtitigan sa kanya ng mga oras na iyon. Ninais kong tumakbo, subalit pakiramdam ko ang lambot ng tuhod ko at wala akong kakayahang tumakbo ng mga oras na iyon. Ginabi ka na yata ng uwi, binata. Hindi ka ba takot sa iyong daan? Tanong pa nga po nito sa akin. Medyo tumatak po sa akin yung kanyang tinig. Hindi ka na dapat naglalakad ng mag-isa. Dagdag pa nga po nito. Hindi naman ako nakatugon dito. Aaminin ko na ng mga sandaling yon, talagang natakot ako sa babaeng yon, dahil batid kong hindi maganda ang kaharapin ko dahil dito. Marahil ay dahil napansin itong natatakot nga ako sa kanya, ay napahalakak po ito. Inilabutan ako nang marinig ko yung kanyang tawa ng mga oras na iyon. Hindi ko alam kung paano ako makakaligtas ng mga oras na iyon. Ngunit paulit-ulit akong nagdadasal sa aking isipan na sana ay makaligtas ako sa ganong sitwasyon. Napatras na lamang ako ng dahan-dahan itong gumalaw at lumapit patungo sa akin. "Huwag kang lalapit," sabi ko po noon sa kanya. Nakita kong napangisi po siya at mas binilisan yung kanyang paglapit sa akin. Wala na akong nagawa pa kung hindi yung pumikit na lamang, lalo na at ramdam kong nasa harapan ko na ito. Walang ano-ano. Narinig ko itong bahagyang napatawa. Hinintay ko yung sunod nitong gagawin sa akin. Ngunit nagulat ako nang lumipas na lamang yung ilang sandali, ay wala pa rin nangyayari sa akin. Nasa ganong sitwasyon ako nang tila may narinig akong bumulong sa akin. "Sa susunod ka na lang," sabi po ng boses na tinatangay ng hangin. Napamulat ako at napabuntong hininga nang makitang wala na yung babaeng yon sa aking harapan. Nagpalingalinga pa ako at napatingala sa kalangitan dahil hindi ko na nga rin nakita pa yung babaeng yon. Tila bumalik din yung lahat sa normal. Hindi ko alam kung saan pumunta yung babae. Dahil na rin sa takot ko noon, halos takbuhin ko na yung daan pauwi sa aming bahay. Pagkarating ko nga sa bahay, napatanong sa akin yung aking ina kung ano nga bang nangyari. Hindi naman ako nagdalawang isip na ikwento sa kanya ang mga nangyari sa akin. "Mag-ingat ka nga sa susunod. May naikuwento rin kasi yung anak ni Paring Kido na sinundan daw siya ng magandang babae.
Inakala niyang nawawala yung babaeng yon, ngunit hindi niya akalaing iba pala yung pakay sa kanya. Ayon pa sa bata, aswang raw yung babaeng yon. Dahil nakita raw niya na nagbago ng anyo habang hinahabol siya nito pauwi sa kanilang bahay. Wika pa ng ama ko. Napatango na lamang ako sa kanya at nagpaalam na didiretso na sa aking kwarto. Hindi na ako nakapaghapunan ng gabing yon. Dahil hanggang sa makahiga ako sa aking kama, ay yung nangyari pa rin yon yung nasa isip ko. Hindi ko na nga rin namalayan na nakatulog na rin pala ako sa pag-iisip tungkol sa bagay na yon. Kinaumagahan nga nang magising ako, kagad akong nagayos ng aking sarili para pumasok sa trabaho. Bago ako umalis noon sa bahay, ibinigay sa akin ng tatay ko yung punyal na sinasabi nito. Hindi na ako nakatanggi pa at kinuha ko na lamang yung punyal sa kanya. Naisip ko rin kasing baka magagamit ko rin yon kung sakali. Nang mga sumunod nga na gabi noon, sa tuwing uuwi ako, hindi na rin naman naulit pa yung nangyari sa akin. Hindi na ako nakaramdam ng kakaiba sa paligid habang naglalakad pa uwi sa aming bahay. Sa kadahilan ng yon, naging kampante akong baka nagkataon lamang din nung nangyari nung unang gabi. Hanggang sa isang gabi nga, mga bandang alas 8 na po noon, nang pauwi pa lang ako sa bahay namin. Dahil nasanay na rin sa paglalakad, ay hindi na ako nagdalawang isip na maglakad pa uwi. Subalit habang nasa daan ako, ramdam kong tila may nagiging kakaiba na naman sa aking paligid. Malamig yung simoy ng hangin ng gabing yon. Ngunit naramdaman kong parang biglang umalinsangan yung panahon. Pinagpawisan ako bigla ng malagkit sa hindi ko malamang kadahilanan. Kahit na ganun nga yung aking nararamdaman, ipinagpatuloy ko pa rin yung aking paglalakad hanggang sa medyo malapit na ako sa aming bahay. Tanaw ko noon na may makakasalubong ako ngunit hindi ko kilala kung sino. Inakala ko pa nga noon na yung nanay ko yon dahil sinabi nitong susunduin nito ako ng gabing yon. Kaya binilisan ko pa nga po yung paglalakad. Habang papalapit ako sa taong makakasalubong ko, biglang naging mabilis po yung tibok ng puso ko na parang kinutuban ako ng masama. Nagdahan-dahan pa ako sa aking paglalakad nung mapansin ko na tila hindi naman yon yung nanay ko. Nang malapit ko na ngang makasalubong yung taong yon, nagulat ako. Nang mapag-alaman ko na babae nga pala talaga yon, hindi ko ito kilala. Kaya naisipan ko na baka dayo lamang sa bayan namin. Tinitigan ko pa nga po yon ng mabuti sa pag-aakalang baka yon din yung babaeng nakita ko noong nakaraang gabi. Ngunit napailing ako dahil magkaiba po sila ng mukha. "Miss, gabi na. Saan ka ba pupunta?" tanong ko pa po noon sa babae. Nang napatingin na lamang sa akin yung babae at napangiti, napahinto din ito sa kanyang paglalakad. Kaya huminto na nga rin ako. "Wala naman. Tugon pa nga po nito." Medyo malambing po yung boses nito. Kaya hindi sumagi sa isipan ko na may kakaibang balak pala yung babaeng yon sa akin. Nagpresenta pa nga po ako noon na ihatid siya sa kanyang pupuntahan at sumangayon naman po ito. Nagsimula na rin kaming maglakad noon at sa halip na dumiretso ako ng daanan ko ay lumiis ako at sinamahan ko nga ito. Hindi ko nga rin po alam kung bakit ko yun ginawa. Nung medyo may kalayuan na kami sa parte kung saan kami nagkasalubong, muli ko po itong kinausap kung saan nga ba siya papunta. Hindi ulit ito tumugon sa akin
dahil nakayuko lamang ito. Nang muli ko siyang tinanong, dahan-dahan na po itong lumingon. At nagulantang ako nang makita kong tila may naging kakaiba sa kanya. Nakita ko siyang napangisi nang mapansin ito yung aking naging reaksyon. Akala ko ba ihatid mo ako? Tanong pa nga po nito. Napailing naman ako bilang tugon dito. At napatras ako nang bigla siyang maglakad papalapit sa akin. Napapakusot ako ng aking mga mata noon ng mga sandaling yon, dahil nakikita ako ang mukha ng babaeng nakita ko nang nagdaang gabi. Hindi, hindi ikaw yon. Paulit-ulit na sabi ko pa. Mas lumaki pa nga yung pagngisi ng babae dahil sa aking sinabi. Walang ano-ano. Unti-unting nagbaga yung mga mata nito. Muli po yung naging mapula. Naging malalim at garalgal din yung kanyang malambing na boses. At sa hindi inaasahang pagkakataon, natumba ako dahil sa pag-atras ko nang hindi tumitingin sa aking likuran. Takot ka na naman masyado. Nakangising sabi pa po nito. At mabilis itong lumapit sa akin nang nakagapang. Siyempre, takot man po ako ng mga sandaling yon. Sinikap ko naman na kapain sa dalakong bag yung punyal na ibinigay sa akin ng tatay ko. Hindi ko man alam yung gagawin ko. Subalit nang lalong lumapit sa akin yung babaeng yon, wala na akong nagawa kung hindi kunin yung punyal sa aking bag at saka itinutok yon sa kanya. Napatras ng bahagya yung babae at napahalakhak. Magsasalita pa nga sana ito, subalit inatake ko na po ito. Kaya hindi siya nakapaghanda dahil hindi niya inaasahang meron akong punyal. Kaya nagawa kong sugatan ng kanyang mukha. Kitang-kita akong nagalit ito. Kaya mabilis akong tumayo at tumakbo palayo sa kanya. Ilang di pa rin yung layo ko. Ngunit hindi ko pa rin siya nakikitang umaalis sa kanyang kinaroroonan. Mas binilisan ko na lamang yung aking pagtakbo. At nang malaman kong nakalayo na ako sa kanya ng tuluyan, ay napalingon po ako noon. Nakaramdam ako ng kakaibang takot nang paglingon ko ay wala na roon yung babaeng yon. Nasaan na siya? Nasaan na siya? Tanong ko pa sa sarili. Nagpalingalinga ako ngunit hindi ko talaga siya makita. Nagpatuloy nga rin ako sa aking pagtakbo. Hanggang sa hindi kalayuan ay pansin kong may sasalubong sa akin. Hindi. Masama to. Yun na lang po noon yung nasabi ko nang matanaw ko yon. At nung tignan kong mabuti, ay natanaw ko na nga rin po yung nilalang na makakasalubong ko. At isa po yung malaking aso, na animoy nagbabaga ang mga mata. Galit na galit ito habang matalim po yung nakatitig sa akin. Hindi ko alam yung aking gagawin. Lalo na nang mapahinto ito at hinihintay akong makalapit sa kanya. Dahil doon, napahinto ako sa pagtakbo at naghanap ng ibang madadaanan. Nasa ganong sitwasyon nga ako nang marinig kong tila may nagsisigawan sa hindi kalayuan. Anak! Anak! Yun po yung naririnig ko noon. Batid kong yung mga magulang ko yon kaya napasigaw na nga rin ako. Nay, makakasalubong na po ninyo yung malaking aso. Sigaw ko pa nga po noon. Napaangil yung malaking aso dahil sa sinabi ko. Walang ano-ano ay tumakbo po ito patungo sa aking direksyon. Wala na akong nagawa pa kung hindi yung ihanda yung aking sarili sa kanyang pag-atake. Hindi ko man alam kung ano yung gagawin ko. Ngunit hinawakan ko na lamang nang mabuti yung punyal
na ibinigay sa akin ng tatay ko. Nang malapit na nga yung nilalang sa akin, nagulat ako nang meron pong tumama sa kanyang braso, dahilan para mabuhal po siya sa lupa. Para po yung batong may kalakihan yung tumama sa kanya eh. Anak, tumakbo ka rito! Sigaw pa ng aking ama. Kaya hindi nga ako nagaksaya pa ng oras at tumakbo na lamang ako patungo sa aking mga magulang. Bumangon kaagad yung malaking asong yon. Napatingin ito sa aming direksyon at galit na galit ito sa aking ama. Umatake po ito sa amin. Kaya sinabihan kami ng tatay ko na umalis na at iwan na raw siya roon. Kinuha rin po nito sa akin yung punyal na hawak ko. Ayaw man naming iwan noon yung tatay ko. Subalit wala na kaming nagawa pa ng nanay ko. Tumakbo kami palayo kay tatay. Pero nagulat kami nang imbis na si tatay yung kanyang harapin, ay kami po ni nanay yung hinabol nito. Takbo lang kami ng takbo noon ng aking ina. Hanggang sa hindi kalayuan, may makakasalubong kaming mga tao. Marahil ay mga kababaryo po namin yon. Nilapitan po nila kami. At meron po sa kanilang nagpaputok po ng baril doon sa malaking asong yon. Hindi inaasahan ng nilalang yung pangyayaring yon. Kaya hindi niya po yun napaghandaan. At tinamaan po siya ng bala ng mga sandaling yon. Napahandusay na lamang po ito sa lupa at unti-unting nanghina. Nilapitan siya ng mga tao at sinubukan po nila itong itali. Lahat ay hindi makapaniwala noon na yung malaking aso ay biglang naging tao. Siya yung magandang babae na ihatid ko sana kanina. Sabi ko pa nga sa mga taong naroroon. Nakitaan ko ng pagtataka ang kanilang mga mukha. Nagulat ako sa narinig ko mula sa kanila. Hindi raw kasi magandang babae yung nasa kanilang harapan. Dahil sa isa raw yung matandang babae, nakulubot na yung mukha. Takang-taka ko noon dahil sa paningin ko, isa po yung magandang babae. Napakusot po ako noon ng aking mga mata. At muli kong tinignan yung nakahandusay na nilalang. At tama nga po sila. Dahil yung nakahandusay ay isang matandang babae. Nilinlang ka ng matandang ito para marahil ay makuha ka niya at maging biktima. Sabi pa nga ng isang kababaryo. Malamang daw ay naunahan nito ako ng dungan. Dahil sa nangyari, napagpasya nilang itali na lamang yung matandang babae at dalhin po ito sa punong malapit sa mga kabahayan namin. Binantayan po nila ito. At meron po kaming dalawang kababaryo na nagboluntaryong magbabantay raw sa matanda hanggang mag-umaga. Inaumagahan nga po noon, nang magising na po kami, nagulat po kami dahil nakatulog po yung dalawang bantay na nagboluntaryo. At mas lalo po naming ikinabigla na nung nagising raw po yung mga ito, ay wala na yung matandang babaeng nakatali. Naiwan po yung tali na tila pinutol ng matandang yon para makatakas. Simula naman ang mangyari yon. Naging palaisipan po sa aming lahat kung sino nga ba yung matanda na yon. Marami rin pong nagalit noon doon sa dalawang kababaryo. Dahil hindi po nila ginawa ang kanilang trabaho. May mga ilan pa nga po sa mga kababaryo na nagsasabing yung dalawa naming kababaryong nagbantay ay baka kilala raw ng aswang na yon. Kaya sinadya nilang patakasin yon. Pero kahit ano namang pigayong gawin namin doon sa dalawang kababaryo, hindi lang daw talaga nila sinasadyang makatulog. Parang may ginawa rin daw sa kanila yung matandang yon eh. Gayunpaman, wala na rin pong paraan para malaman namin kung sino nga ba yung matanda. Dahil simula po noon ay hindi na po namin ito nakita pang muli. Hindi na rin po naman naulit yung ganong karanasan sa akin. Naisip namin noong marahil ay natakot na rin po yung aswang na iyon na bumalik. Dahil baka sa kanyang pagbabalik ay mahuli siya ulit at hindi na siya makaligtas.
Dito ko na nga rin po tatapusin yung kwentong ito. Sana po ay nagustuhan ninyo at maraming salamat po. Shoutout nga po pala sa masugid po nating mga taga-suporta. Kay Connie Erigon, Joanna Espinosa, Gianni Christopher Kent E., Michaelin Balsamo, Sarah Jane Jupita, Raymond Aligora, Heirin Led, Margaret Ancheta, Sonia S., Noreen Kaisa Batilano, Sherry Han, Edeline Mina, kay Blade Eugenio, Sara Racines, Bencel Morsua, Maria Cristina Valdivit, kay Azul Lara, Levi Blancaflor, Mark Santiago, kay Usumaki Naruto, John Selter Uy, Christian Mejia, Richmar Austria, Sesame Fraga, kay Jillamar Tubalde, Mary Jane Alberto Vlogs, Regan Machico, Lalaine Pareño, Lou Cruz, Aero Navarro, Maribek Granada, Candice Bautista, kay Gretchen Portugues, Jessel May Libuon, kay Jacqueline Sevilla, Hazel Fiesta, Julio Mercado, kay BJ Imos, Rayson Yao, Anjo Campo, kay Richard, kay Edmond Vargas, kay Richard Gutierrez, kay Michelle Cedron, Saira Jacat, Nikki Jamjam, Lorna Hamasa, Maymay Mission, kay Sheila May Cariaga, Heidi Gregorio, kay Arlene Besa, kay Marieta Chodoro, kay Harold Alipala, kay Desime Bersaga, kay Clint, kay Tess Lasso, kay Rosendi, Sesame Fraga, kay Makoy Soribio, kay Graciel Togado, kay Filipina Palsario, kay Maria Marie, Lynette Reparado, Monra Borromeo, Bea Bayhon, Sonia S., Teresa Tasantos, Janeline Mangulabnan, Jordan Malagante, kay Brother Dens Densho, Richard Polopot, RJ Dalagan, kay Edsy, Lady Warrior, kay A. Sirius Parkon, kay Bogles TV, kay May Makawili, Marian Malyari, Renz Odenyanan, kay April Liala, Jenny Maluwig, Luz Bagsik, Hitman 22, Chris Calderon, Imelda Reyes, Mr. Cools, Kim Garcia, Mark Alvin Contreras, kay Abigail Aison, Jared Roberto, Hazel Gumban, Cristaling, Rosan Aicardo, kay Eko Bisana, Alfie Pisigan. Yan lamang po. At shoutout po sa inyo at maraming salamat.